tapok na kasaysayan ng buhay ni Carlos, kailan naging kasalanan ang umibig? Dito sa tindulang, magaginto ang kasaysayan. Ikaw na naman, ano ginagawa mo dito? Nandito ako para dumalo sa graduation ng kaibigan ko. Bakit? Kahit kailan talagang tatanga-tanga ka, no? Kung yung dati parang-harang ka sa daan, ngayon, hindi ka naman tumitingin sa dinaraanan mo. Eh, pasensya ka na kung hindi kita napansin. Pero sana naman, wag mo akong iniinsulto. Bakit? Totoo naman tanga ka, di ba? Siguro nga, sumakumlaute kang graduate. Pero aanhin mo naman ang Latin honors kung basura naman ang pag-uugali mo. Sumusobra ka na. Gusto mo? Basagin ko ulit ang pagmumukha mo. Sige, ako. Ano? Ayos ka lang ba dyan? Sandali lang, Ate Sol, ha? Palabas na ako. Sa totoo lang, Mr. Montenegro, naaawa ako sa'yo. Ano? Mayaman ka nga, pero hindi ka makabili ng manners. Diyan ka na nga! Hayop ka! Bumalik ka dito! Hayop! Na napapayag kitang sumama ngayon sa graduation party ni na Chelsea at Charlton. Dati kasi pag inaaya ka din sa mga parting ko nito, hindi ka sumasama, lalo na paggabi. Mahigpit kasi si Mama. Palagi niya ako sinasabihan na study first before nightlife. Eh ngayon, graduate na ako ng college. Ayun, pumayag na rin si Mama. Sayang, marami ko na palagpas. Oy, siya nga pala. Kitang-kita ko kanina yung pagkainip mo sa valedictory speech ni Mr. Montenegro. Well, kalbaryo naman kasi talaga. Walang binanggit kundi kayabangan. Oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit pinayagan yun ng university admin? Oh, speaking of Gabriel Montenegro, balita ko, may gusto raw siya sa'yo. Kung may gusto siya sa akin, matagal na sana siya lumapit at nanligaw sa akin. Kaya bang niyang yun? At saka, kahit manligaw pa siya sa akin, hindi ko siya sasagutin. Hindi ko tayo pang lalaking habog, ha? Agree, best. Attitude matters. Oh, ignition. Anyway, ano, inaasar ka pa rin ba ni Blake? As always, wala naman nagbago sa lalaking yun. Pero, ako lang, immune na ako. Ano ba yung narinig ko? Oh, huh? Pinag-uusapan niyo ba ako? Speaking of... Uy! Kumusta na ang Squammy? Hoy! Squammy o Squatterman ang tingin mo sa akin. Proud pa rin ako kasi nakatapos ako ng college nang dahil sa sariling sikap ko. At saka, ngayong college graduate na ako, maaahon ko na ang sarili ko sa hirap. Good luck! At siya nga pala, hiring ang company namin ng sekretary. Hmm? As in, personal secretary ko. Apply ka. Malaking sahod. Oy, kahit malaki pang sahod niyan, hindi pa rin ako mag-a-apply. Baka usap lang kita ng ilang segundo, naiinis na ako. Yun pa kaya buong araw kitang kasama? Ayoko nga. Anyway, Gabriel will be here in a minute. Alam mo ba? Malakas ang tama sa'yo ni Gabriel, Angelica. Inamin nga niya sa akin na mahala kanya ligawan ngayong graduate na tayo. Sabihin mo sa kanya, I'm not interested. Ah, oy, ayan na pala ang ating sumakumlaude. Gabriel, dito! Hey! Uy, kanina pa kita hinahanap ah. Nandito ka lang pala. Kasama ko si Angelica ngayon. Ano, may sasabihin ka ba sa kanya, pare? Hi, Angelica. Kumusta ka na? I'm okay. Sol, samahan mo ako sa restroom. Need to re-talk. Sure! Tara na, Angelica! Ang hina mo naman, Gabriel. Huh? Akala ko ba, didiretsahin mo na si Angelica na gusto mo siya? Don't worry, Blake. Alam ko ang ginagawa ko. I tell you, mapapasa akin din si Angelica balang araw. Itaga mo yan sa bato. Ah,
Ate Agida. Maupo ka? Naparito ako para humingi na update sa mga pinapagawa ko sa'yo. Nakausap ko na yung tatlong board members. Sina Augusto, Tanwatko, at Villanueva. Willing silang ibenta ang shares nila sa'yo since malaki yung offer mo sa kanila. Good. I'll talk to my lawyers as soon as possible para mapadali ang pagbili ko ng shares nila sa kumpanya ni Arnaldo. Anyway, ginagawa ko ito para na rin sa kinabukasan ng company. Total, ang sabi mo, willing kang mag-invest ng malaki sa Montenegro Foods Corporation at malaking tulong ang pera mo sa planong expansion nito. Pero kung may iba ka pang hidden agenda bukod sa investing, I tell you, hindi mo makukuha ang support ko. Masyado ka namang attached sa pamilya Montenegro. Especially kay Arnaldo. Matagal ko ng kaibigan sina Arnaldo at Mariela. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Oh, speaking of utang, kailan mo ba ako mababayaran sa utang mo sa akin para sa expansion ng kumpanya mo? Balita ako, nalulugi raw ang Night of Firms. Huh? Paano mo nalaman yan? Hindi na mahalaga yon. At kung totoo nga nalulugi na ang kumpanya mo, aba, dapat mo na akong bayaran sa utang mo. Iuulong ko na rin ang investments ko sa Maita Farm. Huwag! Ginagawa ko naman ang paraan, Ate Agida. Bigyan mo lang ako kahit na 3 months. Aayusin ko ang problema sa aking kumpanya. Anyways, dahil ginagawan mo naman ako ng pabor para makapasok sa kumpanya ni Arnaldo. Okay. Mabawasan ko ng 20% ang utang mo sa akin. At kailangan, mabayaran mo na ako within 6 months. At kapag hindi ka nakabayad sa akin, kukunin ko ang kalahati ng assets ng company mo. Oh. Do we have a deal? What? Papasok ako sa kumpanya as marketing assistant? Hindi pa masyado humiliation yun sa sarili niyong anak? Bakit? Wala naman masama akong magsimula ka sa kumpanya natin sa pinakamababang posisyon? At least para malaman mo kung anong feelings na maging isang ordinaryong empleyado. Pero papa, I deserve better treatment. Lalo na't akong future CEO ng company. Hindi ka magiging mabuting CEO ng kumpanya kung hindi mo malalaman ang saloobin ng mga empleyado mo. My decision is final, Gabriel. No. Hindi ko yung tatanggapin. Well, if that's the case, say goodbye to your dreams. Pa, bakit mo ba ginagawa sa akin ito? I did my best para ma-please ko kayo. Nag-aral ako mabuti. Sinigap ko mag-excel sa lahat ng bagay. Tapos, ganitong treatment lang ang matatanggap ko mula sa inyo. For God's sake, I'm your one and only biological son. Gusto kong matutuhan mo kung paano maging mapagkumbaba. Hindi ka magiging mabuting leader kung mataas ang pride mo. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin ang posisyong iniaalok ko, ibibigay ko yun sa iba. Maraming qualified bukod sa iyo. Gabriel, magsiya. Marami ka nang gainom. Tama na yan. Hindi ako titigil, Blake. Gusto ko pa akong minom. Ano ba kasi ang problema mo? At gusto mong magpaka-wasted. Si Papa, talagang hindi sa titigil. Hanggat hindi ako napapahiya. Piruin mo, anak ako ng may-ari ng company. Pero gusto niya ako ilagay sa pinakamababang posisyon. Hindi ako nagpakasuma kong laude para lang maging marketing assistant. Huwag mong nilalang ang pagiging isang marketing assistant. Mahirap na trabaho yun. Tsaka wala naman siguro masamang intention ng papa mo kung ilagay ka niya sa mababang posisyon. Newly grad ka. Wala ka pang working experience tapos gusto mo agad top management position. Blake,
Suma cum laude ko, ha? Huwag mo sabihin na hindi ko alam ang trabaho ng nasa top management. Very complicated ang pagpapatakbo ng company. No. Yeah, gusto lang naman siguro ng papa mo, matrain ka muna ng gusto. Para kapag dumating ang panahong naging CEO ka na, handa ka na sa mga responsibilidad. Hey, sandali. Ikaw na ba bagong abogado ni papa? Kaya gano'n na lang kung idepensa mo siya. Pare, hindi naman sa kinakampihan ko ang papa mo. Pero may point siya eh. Kaya ako nga, tinanggap ko yung pinakamababang position sa company namin. Dahil gusto ko rin matrain ang gusto. So, edi ikaw ang huwarang anak. Hindi naman kasi ang hirap sa'yo, Gabriel. Lahat ng ginagawa ng papa mo para sa'yo, binamasama mo pa. Di ba palagi mong pinagmamalaki na suma cum laude ka? Dapat alam mo kung anong gustong mangyari ng papa mo. Sasabi mo lang yan kasi ha. Hindi mo alam ang ugali ng papa ko. Ever since, ayon sa akin, ha? Wala siyang balak na ipamana sa akin ang CEO position kapag nag-retire na siya. Kanino niya naman balak ipasa yun? Sa kapatid mong pare? Oo! Si Kuya Carlos ang gusto niyang pumalit sa kanya. Sa totoo lang, nasasaktan ako. Sa tuwing mas pinapaboran ni Papa ang ampun niya kaysa sarili niyang anak. Kaya, hindi mo ako masisisi kung bakit ako ganito. Ay, sige na, Gabriel. Naiintindihan kita. Pero hindi sagot ang sobrang paglalasing para masolusyonan mo ang problema mo. Basta ang payo ko na lang sa'yo, ha? Tanggapin mo ang posisyong inihaalok sa'yo ng papa mo. Then excel. Tapos, patunayan mo na lang sa kanya na you're more than that. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Tumawag ako ng board meeting para pag-usapan ang future ng ating company. Mm-hmm. But before that, gusto ko ipakilala sa inyo ang aking bunsong anak, si Gabriel Montenegro. He received a degree in economics last April. Summa cum laude. Oh, wow. Congratulations. Anyway, he will be working as marketing assistant under the department of Mr. Ronald Wilwico, which will serve as his training ground para sa mas mataas na posisyon. Oh, on behalf of the board of directors, we would like to extend our congratulations to you, Gabriel. Yes. Naniniwala kaming lahat sa kakayahan mo. Yes. Anyway, Gabriel? Gabriel? Yes. Thank you, Tita Maida, and to all the members of the board. Anyway, anong oras ba darating siya na Augusto, Tanwatco at Villanueva? Ang alam ko, nasabihan sila ng sekretary ko na may board meeting ngayon. Arnaldo, wala na sina Augusto, Tanwatco at Villanueva sa board. Binenta na nilang lahat ang shares nila sa company mo. Huh? Really? Karino? Sa akin, Arnaldo. Ibinenta nilang lahat ang shares nila sa akin. Agita? Oh, yes. Yes, Arnaldo. I'm back. At nagmay-may-ari ako ngayon ng 24% ng shares sa Montenegro Foods Corporation. Eh, hindi ko alam na mayroon ka palang ganong plano. Anyway, congratulations and welcome to our company, Miss Agita Barroso. Have a seat. Thank you, Arnaldo, for the warm welcome. Nagpatawag ako ng board meeting para i-announce sa inyo ang aking planong retirement. Excuse me, may I have your attention? Please, ladies and gentlemen. Matanda na ako. At aminin kong marami na akong limitasyon, especially in regards to my health. Ngayon, kung itatanong nyo kung sino ang gusto kong ipalit sa posisyon... Sino nga ba? Ha, Arnaldo? Si Gabriel Montenegro ba ang papalit sa'yo?
ang magpapatuloy ng legacy niyo ni Mariela? Hindi. Actually, I was thinking of someone else. Pa, ano ibig niyo sabihin? Wala kayong balak na ipasa sa akin ang legacy niyo ni Mama? Gabriel, sit down. No, pa. No. Gusto kong malaman kung sino yung tao niyo na gusto niyo ipalit sa inyo bilang CEO ng company. Yes. Ang kapatid mo, si Carlos. Siya ang gusto kong pumalit sa akin bilang CEO ng ating company. What? Ano ang susunod na magiging hakbang ni Gabriel ngayong desidido na si Arnaldo na kay Father Carlos ibigay ang pamumuno sa kanilang kumpanya? Mga nagsiganap, Chikit Amor.